what is up sa inyo mga kaibigan, mga ka-elemento. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo na magkakatings ako ng aking dip in wine kasi ayan, malaki na siya. Gusto ko siyang paramihin, so magkakatings tayo mga kaibigan. Gusto ko lang i-share kung paano ko siya pinaugat at pinalaki mga kaibigan. So, syempre mag-start muna tayo kung paano ko pinaugat yung aking dip in wine, Mayana. So, gusto ko lang i-share kung paano ko pinaugat at pinalaki itong aking dip in wine from the start hanggang sa paglaki niya. So, umpisa, syempre, dito tayo sa gano'ng kahaba yung pagkat ng ating dip in wine, Mayana. So, mas maganda kung nasa matured leaves na kayo o sa top cut, mga kaibigan. Diba, ito, matured leaves na siya. Ayan. Pwede rin siyang putulin dito. Pwede siya dito. Ito yung paka, pwede siya putulin dito, pwede siya putulin dito. Dapat mas maganda kung nahulog po yung cellphone ko, my God. Yun po putulin. Pero mas maganda kung dito mga kaibigan, pwede na dito. Ito. Dito. Tapos, mas maganda kung sa mature leaves na kayo. So yung sa medyo matigas ng stem yung putulin nyo para ma-sure yung ugat. Pero mas maganda, katulad yan ngayon, yung panahon ngayon ay tagulan, mas maganda mag-cuttings ngayon. Mas madali magpaugat ngayon kasi hindi ganun kahirap magpaugat pag tag-ulan. Katulad niyan, umaambun na naman. So, ito ang pinaka the best na time para magpaugat ng mga Mayana. Lalo na yung mga rare Mayana na nahihirapan kayo magpaugat. Eh, ngayon, samantalahin niyo yung tag-ulan. So, pero huwag niyong ibababad sa tag-ulan na dire-diretsong ulan. Lalo na kung pinapaugat niyo pa lang. Kasi mabubulok. So, habang tag-ulan, magpaugat kayo, pero huwag nyong ibabad sa ulan. Okay, tara, magka-cut na tayo mga kaibigan. So, dito tayo. Doon tayo sa mga mahaba ng stems mga kaibigan. Apat yung kukunin ko dito. Ito, patulad nyan. Dito tayo kukuha. Ito. Dito lang siya, ganito lang siya kaaba mga kaibigan. Ayan. Ganito lang siya kaaba yung i-cut natin. Medyo bata pa to, pero okay na yan. So, tara tayo. Pantitin lang natin to. Apat yung kukunin natin mga kaibigan, kasi apat yung paso natin dito. Apat. Ayan. Pag tag-init mga kaibigan, ang ginagawa kong water rooting, ang ginagawa kong pangpaugat is water rooting method. Water rooting method. Ayan. Yan yung ginagawa ko mga kaibigan para sure. Kasi minsan kahit di sila nabibilad, nahirapan pa rin silang magkaugat. Kaya sa init ng panahon. So, ayan. Apat yung paunay natin dito. Putulin natin dito. Ito umahaba na siya masyado kaso bata pa yung stems niya. Apat yung kukunin natin. Maganda sana top cut to. Maganda yung top cut. Sige, dito tayo sa top cut. Ayan. So, meron na tayong apat na yan mga kaibigan. So, ibababa ko na muna itong mother tree. So, ito yung ating gagamiting lupa mga kaibigan. Kung napapansin nyo, mas marami yung ipa kaysa sa soil. Ito yung gagamitin natin. Meron na yung carbonized rice hull. Meron ng carbonized rice hull. Mabuo-buo pa yung hindi may bato-bato pa. Yan. Kung napapansin nyo, mas marami yung rice hull kaysa sa garden soil kasi nga. Ilang, basta. Para mas makahinga yung stem nung Mayana para mag-ugat agad. Basta pag magpapaugat kayo, mas marami yung rice hull kaysa dun sa garden soil, mga kaibigan. Dito natin siya ilalagay pala, mga kaibigan. Dito natin siya ilalagay. Ito, may mga tinanim na ako una dito. Ayan, may mga tinanim na ako una dito. So, nilipat ko na sa paso na malaki. Ayan, oh. Ayan, panoorin niyo yung video ko dyan nung naglipat ako ng mga ganyan. Siguro ito yung mauunang i-upload. Ayan, mga bagong lipat yan. So, ganyan lang mga kahaba yung ating
cuttings ng itatanim na ipapaugat natin. Ito medyo napahaba ako ng konti. Pero mas maganda kung dito siya, oh. Pahaba ako ng konti. Ito. Ito yung mga sakto. Mga sakto ang ano na to. No? So, ito yung lilipatan natin. Mga kaibigan, after 5 days mga kaibigan, ipipinch na natin yung dulo niyan. Tatanggalin na natin yung dulo niya. Ayan, ayan. Tatanggalin na natin yung dulo niya after few days. 5 days ganyan. So share ko lang mga kaibigan, ang gamit kong soil mix is carbonized rice hull at ordinary garden soil mga kaibigan. Mas maganda pag mga rare mga rare Mayana, mas maganda kung may ano kayo, ano kasi yun, kukupit mga kaibigan. Mas maganda kung may ganun. Kung may ganun kayo o kung wala naman, okay lang naman yan, okay lang naman, kasi yan lang yung ginagamit ko talaga, carbonized rice hull and ordinary garden soil. Pinaghalo-halo ko lang yun, basta konti lang yung lupa na hinahalo ko sa kanila. So mas marami ang rice hull na may carbonized rice hull mga kaibigan. So ayan, sana nakatulong. Ayan. Kung may tip kayong gustong ibahagi na makakatulong, comment down below na lang mga kaibigan. Yon mga kaibigan, maraming salamat sa panonood at sana manood pa kayo sa mga susunod kong video. Salamat at sa mga nagtip kung paano paramihin to, at so may mga gusto pang mag-share ng tips dyan, paano magparami ng mga Mayana, rare Mayana, paano pag-alaga ng Mayana, comment down below lang. Okay. Maraming salamat ulit. Peace! Until next time. Boom. Out.